Living well does not mean avoiding suffering. It means suffering for the right reasons. And that's according to Mark Mason. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa ating A Minute of Edward, Edifying Through the Word of God. Kapag narinig natin na ang isang tao ay nahihirapan or naghihirap, we feel sorry for them. Or kapag ang isang tao ay namatayan, ay tayo ay nakikiramay sa kanila. O kapag tayo naman ang nahihirapan, gusto natin na matapos agad ang paghihirap na ito. It is natural, it is a human nature to avoid pain and suffering. And it is a natural reaction. At ganun din ang naging reaksyon ni Pedro. Nang si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na siya ay kailangang tumungo sa Jerusalem at doon siya ay ipapapatay ng mga skriba at saserdote, dali-daling lumapit sa kanya si Pedro at siya ay hinila sa isang tabi at sinabi sa kanya, "Panginoon, huwag sanang itulot ng Diyos, hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Mauunawaan natin yung reaksyon ni Pedro, avoidance of pain. Ngunit nakakalimutan na natin na bahagi ng buhay ang paghihirap. Tayo man ay nasaktan, ngunit patuloy na mabubuhay. Tayo man ay nahihirapan, ngunit patuloy na magbibigay ng buhay. At ganoon nakikita ng Diyos ang paghihirap. The suffering that Jesus is talking is not about unnecessary suffering. Ngunit ito yung paghihirap na may kabuluhan. Suffering for the right reason. Nagpakasakit si Jesus sa krus upang tayo ay bigyan ng bagong buhay. And at the end, the cross, the symbol of suffering, becomes the symbol of our victory, becomes the symbol of our salvation. Kaya kung may hirap man tayong pinagdaraanan, huwag mong takbuhan ito, harapin mo ito. At dahil kasama mo ang Panginoon sa pagharap ng paghihirap na mayroon kang pagdaraanan, at darating din ang tagumpay para sa iyo. Sabi nga nila, no pain, no gain. No cross, no resurrection. At sana, ang paghihirap na mayroon tayo ay magkaroon ng kabuluhan para sa atin. Baunin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon at sana po ay patuloy niyong i-follow, i-like at i-share ang aking Facebook page at Edward CSSR, EDWORD CSSR at kita-kits po sa mga susunod na linggo. Keep safe!